A bar or bat mitzvah is a coming of age, yung sinabi natin kanina, for Jewish boys and girls. They reach the age of 12 or 13. Naalala po natin si Jesus at the age of 12, pumunta po siya sa templo, sila ng kanyang mga pamilya, tapos nawala siya doon. Pag-uwi nila Joseph at Mary, naiwan si Jesus doon, akala ni Joseph ni Mary nawala. Ito yung siguro sineselebrate niya, yung bar mitzvah. The ceremony marks the time when a boy or a girl becomes a Jewish adult. That means that they are now responsible at the age of 12 or 13 for their own actions, and they can decide for themselves how they would like to practice Judaism. So bata pa lang tinuturuan, pagdating ng 12 to 13 years old, responsable na sila sa kanilang pananampalataya o sa pagsasabuhay nila ng kanilang pananampalataya. Kaya bata pa lang, kabisado na halos ang 613 traditional Jewish laws and commands. Pag bat mitzvah, para paniki, no? Bat. Babae yon, daughter of the commandment. So mitzvah. Kanina, di ba, napansin natin? Mitzvat, ti yung dulo. So plural yon. Ito, singular. Pag bar naman, bar mitzvah, son of the commandment. Sons or daughters of the word of God or the commandments. Yan po ang ginagawa nila. Ganong kahigpit ang pagtuturo sa kanila. Kahit naman po sa ating simbahan katoliko eh, sa ating Catechism of the Catholic Church, tinuturo din po natin sa katekismo, paragraph 2226, education in the faith by the parents, yan po, tayong mga magulang uli, should begin in the child's earliest years. Kaya yung mga anak ko, lala ko pa nagsisimba ho kami, hindi ho makukulit yung mga yan. Kuminsan kasi nakikita ko yung ibang mga bata, no, takbo dito, takbo doon, aakit sa altar habang nagmimisa. Minsan yung misis ko nagagalit. Buti pa yung mga anak natin dati, hindi ganyan. Bakit po? Kasi sa gitna sila, si misis nandun sa kabilang dulo, ako naman sa nakabilang dulo, tapos talagang hindi kami gumagalaw ni misis, nakaganon ang kamay namin. Or nakaganon si misis o tsaka ako. Ay, yung mga bata, nakikita sa amin, ginagaya kami. Kaya hanggang ngayon, lumalaki sila. Minsan, hindi ko nasasabihin, pero sila mismo nagsisimba. Kumpisal, pumupunta ho sila. And blessed na blessed ako sa mga anak ko kasi nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Wala akong halos naging problema sa kanila. Siguro ang naging problema nila ako. Sakitin kasi yung tatay, lalo nung naoperahan ako sa puso. Earliest years, this already happens when family members help one another, nagtutulungan, to grow in faith by the witness of a Christian life. Ayun, witness. Makikita sa atin. Hindi kinakailang salita ng salita. Hindi kinakailang sermon ng sermon. Dada ng dada. Eh, lalong hindi makikinig yun eh. Ang mahalaga po is nakikita sa atin. Minsan po, Holy Communion. Napapansin ko, pag naglalakad ang mga tao papuntang altar para tumanggap ng Holy Communion, kung maglagad, akala mo nag-i-stroll sa park, sa luneta, sa mall, dapat po pag nagpupunta po sa altar, nakatiklop po ang ating mga kamay, tanggapin ang hostya, sa sinayang, kung sa kamay o sa dila, step aside, subo, nang nakaharap sa altar. Hindi yung parang naglalakad na ganun-ganun. Banal po dapat ang ating pagkilos at yun din po ang nakikita sa akin ng aking mga anak. Minsan nakakalimutan. Minsan man tatanggap ng Holy Communion, nakaganon, tapos may cellphone sa baba, ano kaya yun? No? Ay, gusto mo muna natin cellphone, no? Minsan kasi yung cellphone, kaagaw yun eh. No? Family catechesis precedes, accompanies, and enriches other forms of instruction in the faith. Parents, ayan, have the mission of teaching their children to pray. Tinuturuan ba natin magdasal? And to discover their vocation. Pag sabi po natin vokasyon, hindi lang yung pagpapare, pagmamadre, pero ano po ang kailang hangarin sa buhay. So utos ng Diyos po yan. Utos po ng ating simbahan. Kaya balikan po natin Ebanghelyo. Ang haba ng intro ko, no, intro pa lang yun. Alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sabi po ng tagapagturo ng utos. Tagapagturo na siya, tinanong pa si Jesus. At syempre sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas,
ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito po ay nakasulat sa Deuteronomy chapter 6 at Leviticus chapter 17. So magkahiwalay na libro, pinagsama ni Jesus. Sagot naman ng tagapagturo, tama po, guro.